Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, di na ginanap ng iyong anak, ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na kadupusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang 99 na taon na si Abram, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa aking tipan, ikaw at ang iyong lahi." Sabi pa ng Diyos kay Abraham, "Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin." Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga ina po." Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya nang kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, "Magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na, at si Sara, maglilihi pa ba iyon gayong 90 taon na?" At sinabi niya sa Diyos, "Mabuti pang si Ismael ang iyong kalingain at pahabain ang buhay." Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak. Wika ng Diyos, "Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang aking tipan. Matutupad iyon kay Isaak at magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon. Sa ganito ring panahon, pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ang susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang inaalab sa adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinumang kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Ako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya, "Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagaling." Hinipo siya ni Jesus at sinabi, "Ibig ko, gumaling ka." At pagdakay nawala ang kanyang ketong, "Huwag mo itong sasabihin kanino man," bilin ni Jesus, "pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsupo muna tayong lahat. Minsan ba, pag may narinig kang parang imposibleng mangyari, natatawa ka na lang. Minsan may ganun eh. Kutulad nung kaibigan mo, nagsasabing papayat ako, natatawa ka na lang. Ayun sa kaibigan mo, nagsabing diet ako, natatawa ka na lang. Kasi alam mong, imposible yung sinasabi niya. Yung kaibigan nagsabi mong, pag ako pumayat, huyo ka sa akin. Matatawa ka na lang at sasabihin mo, after 2 years, magkakilala pa rin tayo, huwag ka mag-alala. Ganon din po yung karanasan ni Abraham. Siya ay natawa. Natawa kasi parang imposible yung sinasabi ng Diyos sa kanya. Imposible para sa kanya. Nung sinabi ng Diyos sa kanya na magkakaroon ka ng anak, is parang gusto niya sabihin, imposible. Napakatanda ko na. Super lolo na ako, 100 years old na nga siya, sabi ng unang pagbasa. At si Sarah,
90 years old na. Paano pa magkakaanak yon? Kaya natawa na lang siya. Dahil sabi niya, imposible. Kaya ang pakiusap niya sa Diyos, si Ismael na lang po, siya na lang yung pagpalain ninyo. Si Ismael po ay anak ni Abraham kay Hagar na katulong po ni Sarah. Dahil sabi ni Sarah kay Abraham, imposible na magkaanak ako, matanda na ako. Ito na lang yung aking katulong sa kanya na lang, doon ka na lang sa kanya. Siya pa makapagbibigay sa iyo ng anak. Pero sabi ng Diyos, walang imposible. Magkakaroon ka ng anak kay Sarah. At si Abraham nanalig pa rin sa pangako ng Diyos. Matagal niyang inintay. May mga pagkakataon pa nga na nainip si Abraham. Tayo ho ba, pag tayo nanalangin, buo ba ang tiwala natin o nagiging mainipin na rin tayo? Nagiging mainipin sa dasal kasi parang hindi pa sinasagot yung panalangin mo. Yung panalangin mo na ilang beses mo nang pinagdadasal, ilang nobena na ang binasa mo at dinasal, parang hindi pa rin nangyayari. Minsan naiinip ka na ba? Pero kung buo ang tiwala natin sa Diyos, buo ang ating pananampalataya sa Kanya, handa tayong maghintay. Handa tayo na ang pangako ng Diyos sa atin ay magkaroon ng katuparan. Minsan nga ho, pag ang Diyos sumagot sa ating panalangin, higit pa nga ho sa expectation natin. Kung tayo ay may taimtim na nagdadasal, buong pagpapakumbabang lumalapit sa Kanya, ang Diyos tinutugon ang ating panalangin higit pa sa inaasahan natin. Kaya ho, ang kabutihan ng Diyos sa atin ay higit pa sa iniisip o inaakala natin. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin ang isang ketongin na lumapit kay Jesus. At paano siya lumapit kay Jesus? Ang una niyang ginawa ay lumuhod sa harapan ni Jesus. Kaya po, no, ang gesture ho ng pagluhod ay paalala din ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya po sana pag tayo ay nagdadasal din, tayo din po ay nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki o may pagmamataas sa harap ng Diyos na nagbigay sa atin ng lahat-lahat. Ang Diyos na nagmamahal sa atin at tayo mga Kristiyano ay kinikilala natin na ang lahat na meron tayo ay hindi dahil sa kagalingan natin, kundi lahat ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Kaya pag lumalapit tayo sa Diyos, tayo ay may pagpapakumbaba. Kahit ang laman ng ating panalangin ay may pagpapakumbaba. Ang panalangin at hiling ng ketongin sa ating ebanghelyo ay may pakikiusap. Ang sabi niya, Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hindi ho demanding ang tono ng boses niya. Hindi ho niya sinasabing, Lord, pagalingin mo nga ako. Lord, bigay mo nga sa akin to. Siya ho ay nakikiusap. At ang tao marunong makiusap ay sinusuko niya ang kanyang sarili sa pinakikiusapan niya. At tayo din po bilang Kristiyano, sa ating pananalangin, wala tayong maipagyayabang sa harap ng Diyos. Dahil siya ang pumupuno ng buhay natin.
tayo ay lumapit sa Kanya nang may pagpapakumbaba. At sa ating pagpapakumbaba, kaya nating isuko ang buhay natin sa Diyos na kumakalinga sa atin. Kaya nang sabihin, Panginoon, Ikaw nang bahala sa akin. Lord, kung pwede lang ito, pero alam ko, hindi mo ko pababayaan. Ikaw na hong bahala sa akin. We can surrender our life to the God who loves us so much. Higit ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya-kaya nating isuko ang buhay natin sa Kanya. Kaya nating isuko ang ating kinabukasan sa Kanya. Kasi pag ang Diyos nagbigay sa atin, higit pa sa inaasahan natin. Kaya po magandang paanyaya sa atin ito bilang mga Kristiyano po ngayon at deboto ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Lumapit sa Kanya na may pagtitiwala. Pagtitiwala na kaya nating isuko ang lahat. Na Siya ang Diyos natin at Siya ay patuloy na gumagabay sa atin. We can surrender everything to God because we have great trust in Him. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ang pagsuko natin, ang pinagmumula ng pagtiwala natin sa Diyos ay ang Kanyang ating pag-ibig sa Kanya. At tayo rin naman ay nananampalataya at nakakasiguro na mahal tayong totoo ng Diyos. At ang taong nananampalataya sa Diyos, hindi pababayaan ng Diyos. At yan po sana ang ating naisin sa ating pagdidebosyon na ito sa mahal na pong Hesus Nazareno. Lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba. Walang may pagmamalaki, kundi patuloy na umaasa sa kalinga at gabay ng Diyos sa buhay natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humihingi ng saklolo para gumaling. Lumapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bibigyang pansin Niya ang ating mga panalangin. Ang ating itugon, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatukla sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahop, at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ama naming Diyos, pinalalakas kami ng aming pananalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag, nang tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos,
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapaalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitna ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!